Dear friends, our short gospel passage for today consists of three lessons. What we'll try to do is reflect upon the first lesson, use that reflection as our jumping board into the next or second lesson, and then have the third lesson as like a summary of the first two lessons. So, unang leksyon. Do not give what is holy to dogs or throw your pearls to the swine. This is easy to understand. Unlike yung mga talinhaga ng ating Panginoon, this is rather direct to the point. Napakadaling intindihin. It's very simple. Kung ano ang mahalaga, huwag nating sasayangin, huwag nating itatapon, huwag nating isasantabi. But the complexity of this lesson is not in understanding it. Kasi gaya nga ng sabi natin, madali siyang intindihin. The difficulty lies with practicing it. Anong ibig nating sabihin? Do not give what is holy. Do not throw your pearls. So, the lesson simply tells us to know what is precious. Identify ano ang mahalaga. But in life, kung ano ang mahalaga, does not automatically translate into ano ang pinapahalagahan. Kasi gaya ng sabi natin, naintindihan natin, ano ang mahalaga? Pamilya, pananampalataya, pagmamahalan, Panginoon, mga mahalaga. Ano ang pinapahalagahan? Someone used to tell us that two tests, they are not absolute tests, but they are two helpful tests to see what is pinapahalagahan in our lives. Una, saan nauubos ang pera o resources natin? Mahalaga ang pamilya. Mahalaga ang edukasyon, mahalaga ang pananampalataya, pero nauubos ang pera ko sa sugal, nauubos ang pera ko sa bisyo, nauubos ang pera ko sa hindi mahalagang bagay. So alam natin ang mahalaga, but that does not easily translate into ano ang pinapahalagahan. Second test, hindi lang saan nauubos ang pera, saan nauubos ang oras. Many of us will say, ang Facebook, hindi naman mahalaga yan sa buhay. Konting addition lang yan. Pero ilang oras tayo sa Facebook? Ilang oras tayo sa YouTube? Again, hindi siya mahalaga because alam natin kung ano ang mahalaga. But the difficulty lies, ano ang pinapahalagahan? So Jesus lovingly reminds His disciples, kung ano ang mahalaga, huwag ninyong isasantabi, huwag ninyong kakalimutan, huwag ninyong iitsipwerahin. Second lesson, do to others whatever you would have them do to you. So pinagnilayan na natin ang mga mahalagang tao, mahalagang bagay sa ating buhay. May mga taong hindi mahalaga. The teaching of the second lesson, in addition to the first, pahalagahan ninyo kahit yung mga hindi mahalaga sa inyo. What are examples of this?
Yung may sakit na hindi makabayad. Yung inaapi na walang pang-abugado. Yung nagugutom na walang pambili. Yung hindi natin kilala pero nangangailangan ng tulong. If we analyze our lives, there are people. I'm not talking about objects. I'm not talking about other things. People who are not valuable to us. But the second lesson is, pahalagahan ninyo ang inyong kapwa katulad ng nais ninyong pahalagahan nila kayo. So to identify what is precious in my life and to allot my time, my resources, myself to what is precious is already complicated. Lesson number one, nadagdagan pa ng hirap dahil yung mga hindi mahalaga ay hindi ko pwedeng isang tabi din. Inuulit ko ang may sakit na walang pambayad, ang inaapi na walang pang-abugado, ang nagugutom na walang pambili, ang nangangailangan na walang kapit sa lipunan. So the third lesson summarizes this complexity. Ang hirap. Pero yun ang utos ng Panginoon. Mahirap ibuhos ang sarili kumpleto sa mga mahalagang bagay at tao. Mahirap ang pahalagahan yung mga hindi naman mahalaga, hindi ko paborito, hindi ko kilala sa aking buhay. Pero kahit mahirap, Jesus urges His disciples, go through the narrow door. Heed the invitation of God to love and respect one another. Listen to the teachings of Christ. Because if we aspire for meaningful life, we have to go through this complex process, complex reality, blessed reality, mysterious reality that we call life. Inuulit natin, pahalagahan ang mga mahalagang inatang sa balikat natin ng Panginoon. Pahalagahan ang ating kapwa kahit na hindi sila napapabilang dun sa sinabi nating mahalaga sa ating buhay. Mahirap, but we heed the teaching, the guidance, the calling of Christ. Let us all stand.